Yo, guys, check, kamusta mga magandang tao sa Pilipinas? Kamusta kayo? Mag-update tayo ngayon, men, no? Ito muna tayo sa ating game, no? Hindi, alam niyo yung ano, guys, yung nabalitaan niyo na ba yung sa Lazarus? Ayan, yung sa North Korea to, yung sa 600 million na nawala sa Axie Infinity, ayan. Today, the FBI attributed North Korea-based Lazarus Group to the Ronin Validator Security Breach. The U.S. government, specifically the Treasury Department, has sanctioned the address that received the stolen funds, no? So, ayan guys, si Kim Jong-un daw. Hindi, North Korea daw, no? May internet ba dun sa North Korea, no? Grabe, no? May PC pala dun. Pero ito, guys, ha, medyo ano kasi itong North Korea, medyo maduga itong North Korea, eh. Kasi lahat ng mga tao doon, yung mga residente nila, pwedeng mag-travel, no? Kahit saan, ano, sa kahit saan bansa, no? Pero yung mga sa kanila, yung mga taong labas, bawal pumasok doon, no? So, kung maghahabol ka ng mga kriminal na nandun sa North Korea, mahihirapan mo silang habulin, no? So, ayun guys, no? So, ayun lang yan natin, no? Yung sa dito sa North Korea, ay sa 600 million na hack. Wala na yung kaisipan natin na sila-sila lang yan. Yung sila-sila lang din kumuha niyan, no? Di ba? No, so, ayan. Alam na natin kung sino yung mga, ano, yung nang harbat, no? Nang nenok. Ninenok yung 600 million, ah. No? Mga taga-Korea pala yung mga nang nenok, no? So, ayan, guys. Ngayon, dito tayo sa update naman tayo kay... Tayo kay, ano? Kay Philip La. Kay Philip La tayo, guys, ah. Ayan. Si Philip. Si Ipe, no? Ayan, our thinking on balancing the SLP economy, no? Ito guys, ano to? Kasi kung papansinin natin, sige na, punta na tayo dito. So, ito yung ano, ito yung mga nagbago simula kahapon, sa update kahapon. Ayan, pwede na nating palitan yung mga pangalan natin dyan. Yan, anytime. Pwede mo nang ipalit yan, no? Yung mga... Kasi ako, yung nilagay ko dyan yung Kuya Jeblo, di ba, nung una. Tapos, eh syempre, hindi pa marunong na mag-origin nun. Hindi ko na mapalitan. Tapos, lagi akong talo. Naiyatuloy ako. Kilala nila ako. Si Jeble, di marunong. Oh. Parang ganun. Ngayon, gusto kong palitan. O ngayon, napalitan ko na. Hindi niya na ako makikilala. Tapos, bukod dyan, dito tayo, guys, sa craft. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, oh, meron tayong SLP dyan. Oh. Ayan, SLP. So, hindi natin alam kung lalagay mo yung SLP mo dyan para mag-craft ka o meron ka talaga ma-earn na SLP, no? Siguro meron tayong ma-earn na SLP, no? So, ito yung ano guys, no? Yung parang topic ko dito sa sinabi ni Philip Lana. Charms and runes that required SLP to craft will be eligible to be minted into NFTs and traded in the marketplace, no? So, yung mga runes and charms na NFT na pwede nating... Kasi kapag nag-craft ka ng pure moon shard lang, hindi siya hindi siya magiging NFT, no? Pero pag kinraft mo siya nang meron kang SLP na gamit, magiging NFT siya, no? Pwede mo siyang i-trade sa marketplace, pwede mo sigurong ibenta, ganun, no? So, isa yung way para kumita ng pera, no? Sa laro natin na Origin. Alam niyo kung bakit? Kasi halimbawa ganito, guys. Ang gamit ko is, ayan, halimbawa, plant, ayan, aqua, tapos, ano, dust, no? Ngayon, nag-craft ako. Kaya lang, ang nakuha ko is bird. Ayan, bird, mystic rune ng bird or epic rune ng bird. Siyempre, hindi ko siya magagamit. No? Kasi hindi mo naman pwede piliin yung ika-craft mo, eh. Random siya, eh, di ba? Hindi ka pwede mag-craft ng specifically, eh. Ito yung ika-craft ko, di ba? Wala namang ganun. So, naka-random. So, halimbawa, ito yung nakuha ko. Mystic rune. Kasi, eto guys, kung tutuusin na, nagagamit natin itong mga runes na to, na matataas na klase ng runes na to, dahil dun sa bug o dati, naabuso natin yung bug, kaya parang pinagamit na lang sa atin, no? Pero kung ikakraft mo to ng normal, halimbawa, play to earn na, mahirap magcraft ng mystic rune, guys, kasi, yun nga eh, unlimited din yung moon shard natin nun, nakaraan, pero ang hirap pa rin kunin ng mga mystic rune. Diba? Ang hirap nilang kunin. Ngayon, halimbawa, nakapag-craft ka ng mystic rune pero hindi naman sa'yo, hindi mo siya magagamit. Anong gagawin mo? Di ba? So, anong gagawin mo? Siyempre, pupunta ka sa marketplace, magte-trade ka kung merong gusto ng epic rune ng bird.
Di ba? Siyempre kung iti-trade mo 'yon, dapat epic rune din kapalit, hindi ano, hindi rare lang, no? So, hindi natin alam kung iti-trade mo lang siya o pwede mo siyang ibenta, di ba? Kasi nga pwede nang bilhin ng SLP ang kahit ano dito sa marketplace, di ba? Ayan, no, pwede mo nang bilhin 'yo. Oh. Di ba? So, ibig sabihin, yung pagka-craft ng runes and charms, pwede mo na rin siyang pagkakitaan. Di ba? Kasi kung magka-craft ka, mag-a-adventure ka, baga tatrabahuin mo na lang 'to, di ba? Mag-a-adventure ako. Tapos pagka-adventure mo, magigain ka ng ano, ng moon shard, magka-craft ka ngayon. So, syempre haluan mo ng SLP para maging ano, NFT. Ngayon kapag nagkaroon ka ng ano, mga runes and charms, no, na matataas, pero hindi mo magagamit, pwede mong ibenta, no? Pwede mo na siyang pagkakitaan, isa na siyang way para mag-earn dito sa game, di ba? So ayun, ayun yun natin. Tapos, ano pa bang balita? Di ba? Bukod doon sa ating Lazarus. Ayan, ito pa guys, ito pa. We currently discussing whether to move forward with Season 21 of B2. This has been brought up by a few community members and we want to see some more feedback. So ito guys ha. Kayo, kung tatanungin kayo, ano ko na to eh, natanong ko na to eh, na topic na natin to eh, yung season 21 pa ba gusto nyo? Kung tutuusin guys, napakaganda ng B2, ng version to ng Axie Infinity. No? Dun, yung strategic, ano mo dun, power mo, ma-unlock eh. No? Kasi talagang, ano dun eh, discarte talaga kung mananalo ka o hindi. Hindi porkit, may mga OP na Axie, pero yung mga balance na Axie, kailangan mo talaga ng medyo gilas para manalo, no? Doon nahasa yung utak mo mag-isip, no? So, okay din. Ang pangit lang naman sa B2, yung mga critical, eh. Pero yung mismong gameplay, maganda, di ba? Gusto ko rin yung B2, kaya lang dito kasi sa B3, guys. Parang nakaka-enjoy, no? Kasi, syempre, ang daming cards, ang daming mga mababasa mo sa card ng mga magic, days, ganyan, hex, ganyan. Kumbaga, ibabalance mo. Tapos may mga plus-plus pa ng mga plus 10 sa ganito, sa ganyan, sa shield, plus ano sa ganyan. So, nakaka-enjoy din, no? Laruin to. So, ako, okay naman ako sa B2. Kaya lang, syempre, kailangan natin mag-move forward, eh. So, no, kailangan natin development. Kaya nga yung Axie Infinity, maglalabas sila ng mga patch para ma-improve yung game every other something na, kunyari, every week or ano, sunod-sunod yung patch nila, guys, ha, kung tutusin, ha, marami silang ginagawa ngayon. Sunod-sunod yung mga events, no? Ayan, kung titignan nyo to, ayan, no, yung Origin Watch Party, di ba? Tuloy-tuloy yung events nila dyan, may mga date na, alis araw-araw, ayan, no? Oh, mga events nila. Ayan. So, Friday Night Fights, ayan, Axie Marathon. So, makikita mo, sa Axie Infinity, yung mismong game, hindi porkit na-hack sila or na hindi maganda yung labas ng LAN game, eh hihinto na sila, no? Tuloy-tuloy sila, guys. Napaka-astig, napaka-galing, no? Parang shoutout talaga sa kanila. Tuloy-tuloy, magpapatch sila pa sa mga susunod na araw. So, napaka-ganda. Parang ano, ang sarap mag-look forward sa mga mangyayari sa Axie Infinity, no? Ngayon, malapit na lumabas yung ating ano, burning mechanism, no? Kasi nga bukod sa runes and charms na sa ano, sa may crafting, meron din sila sa cosmetic. Ayan, one of them is Axie body part accessories. Ayan, where players can obtain NFT cosmetics the Axie can wear through releasing Axie. Parang ano, guys, skin, no? May skin yung mga Axie natin. Just a reminder that Axie releasing directly contributes to SLP usage. More Axie release, more Axie demand, more breeding, most SLP burn. So, pag nilabas na nila to, guys, no, sana hindi ma-delay, no. Pero pag nilabas nila to, medyo sa tingin ko, magiging okay yung takbo ng game, no? Siguro tataas na yung SLP, no? Kasi nga syempre, ngayon wala kasing burning mechanism yung SLP, eh. Pero ngayon, dahil sa SLP, ano, runes and charms, crafting, cosmetic, ayan. So, magkakaroon na ng burning mechanism, no? So, siguro papalo na yan. Mga dos, ganyan. Sana tres. O, yung pag nag-dos, tres, yung mga gustong mag-exit, pwede na sila mag-exit. Kasi, yun lang hinihintay nila, sabi nila, di ba?
ano, pag mga pumalo ng 5 piso o 4, ganyan, mag-exit na kami, no? So, ayun. Pwede na sila mag-exit dun, no? Pero tayo, syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo maglalaro, di ba? Tipa, papakinabangan natin yung ganda ng game, no? Yung ginawa ng mga developer, no? So, ayun yung update natin ngayon, guys, no? Ayan, marami yan, no? Sa Twitter. Pero, kung susumahin natin yan, is, maraming update na darating, maraming patch na darating. So, pinag-iisipan pa nila kung magkakaroon sila ng magkakaroon tayo ng season 21 o hindi, no? Ngayon, pwede para sa akin, sana sa Origin mag-focus na sila sa Origin, no? Pagandahin na nila siguro yung mga magandang factor na nakita natin sa B2, pwede na nila isalin dito sa B3, no? Yun lang sa akin, no? Kasi parang move forward na sana tayo, no? Ayun lang yung ano ko, opinion ko lang 'yon, no? So kayo guys, anong opinion nyo? Okay pa ba sa inyo mag B2, mag B3? O naniniwala ba kayo na si Kim Jong-un ang kumuha ng 600 million natin? Ninenok yung 600 million natin ni Kim Jong-un, min, ha? No? So ayun guys, kayo, nasa inyo yan. Kung anong kukomment nyo, no? Malay nyo, no? Pinagbintangan lang pala nila yung North Korea, no? Kasi uso na yung gera ngayon, eh. So may dahilan na sila, no? Bigyan... Naganap ng dahilan para girahin yung North Korea. So, ayun guys, no? Tingnan natin kung ano mangyayari sa mga future, sa mga susunod na araw. Mag-update tayo. Baka mamaya, pag may lumabas na patch, yan, i-update natin yan. Mukhang maganda talaga yung mga sa future ng Axie, eh, guys. Eh. So, hintay na lang natin yan. Hintay-hintay lang tayo. At kung nakaabot ka dito, alam mo na, man, no? I-like mo yung video natin. Tapos, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka namin kasi libre lang yan, no? So, kita kayo sa susunod na video at maraming salamat sa inyo at maraming salamat din sa mga nanood at magandang araw.